What is up, YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Alexo na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Okay guys, tanong. Pwede ba more than 2 or mahigit sa 2 speaker per channel ang iload natin sa ating amplifier? Yan ang karaniwan at madalas na tanong ng ating mga kasounds dyan. Ayan guys, at sa video natin ito, subukan naman natin o susubukan natin kung pwede ba or kung papaano gawin ang wirings. Ayan guys, at bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa mga susunod na bagong upload na video. Siyempre, palike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. Okay guys, panoorin niyo ang video na to hanggang soli. At siyempre, isi-share ko rin ang diagram ayon sa aking kaalaman para mas maintindihan niyo ang ating video na to. At sa may mga katanungan, dagdag kalaman, or any suggestions, just comment down below guys. Okay guys, let's go! So ayan guys, bilang pagpapatuloy ng ating video, so pakita ko na rin sa inyo specs ng ating gagamitin ng speakers. Ayan, so meron tayong crown jack hammer, 890, 900 watts max, 8 ohms. Ayan, so meron siya yung dalawa, at sa kabila dalawa rin. Ayan yung kanyang babaw. Ito naman kanya yung mga magnet. Ayan. So, pakita ko na rin sa inyo yung wirings natin. Ito meron tayo subwoofer. Ayan. So, 300 watts RMS. 1,200 max. Ayan. At ang concert natin. 350 max. Ayan. Concert. KD44. Ayan. At ang capacitor natin ay 2.2 250 volts crown. Ayan guys, huwag nyo kalimutan nga lagyan ng capacitor ang ating tweeter. At mas makabubuting medyo mataas ang wattage ng ating tweeter. Ayan. So huwag tayong gagamit ng 150 o papaba. Ayan. So mas mabuting gumamit tayo ng 350. Ayan. Hanggang 500 watts or mas mataas pa. Depende sa lakas ng ating amplifier na gagamitin. So ayan guys, so meron tayong apat na i-connect sa ating amplifier per channel. Ayan. So, kabila naman ito. Apat din. Parehas sa model. Ayan, so pakita ko na rin sa inyo yung pag-wiring sense, lalong-lalo sa mga baguhan at mga nag-uumpisa pa lamang, guys. Pagdating sa ating instrumental speakers, ito. Ayan, so magsisiris tayo dito. Ayan. Dahil hindi natin pwedeng i-parallel to. Dahil mahihirapan ang ating amplifier, kaya magsisiris tayo. So ito ay dual 4 ohms. Ayan, so naka-series din ito. At pag ginabit natin sa dulo-dulo or magkabilang dulo ay 8 ohms. Ayan, so 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms. So ngayon ito, 8 ohms, pop. I-series natin para lumabas sa 16 ohms. Ayan. So sa kabila, negative. Connect natin sa positive. Ang positive naman ng ating tweeter ay sama natin sa positive dito. So, tingalan na natin siya. So, ang ating tweeter naman ay kapit natin sa magkabilang dulo, ang positive naman. Positive, negative. So, mag-connect tayo ng wire kapunta sa ating subwoofer. Dito. Ito lamang kasimple. Okay mga ka-DIY, may pagkatapos natin ikabit ang ating over at tweeter. Yeah. So, ito naman kakabit natin at isabay na natin itong papunta sa ating amplifier. Ayan. Pagsama natin ang positive
nila, ganun ang kadali mga DIY. So 8 ohms, 16 ohms, 8 ohms. Next naman ang ating power cord. Ayan mga ka-DIY, sa pagkakatuwing ito gagamit tayo ng mixer. Ayan ang ating pinakamalit na mixer. Ayan, output. Output na mixer papunta sa ating amplifier. At ang ating Bluetooth receiver naman para sa ating player ay ito. Ayan guys, sa may mga katanungan, ayan, may tutorial tayo sa ating mga video, sa ating malakarang video. Ayan kung paano ang connection ng ating Bluetooth papunta sa ating amplifier. Ayan. At ang ating mixer naman. Ayan, output ng ating mixer. Papunta naman sa input ng ating amplifier. Ayan, at ang ating player naman ay gagamit tayo ng Bluetooth receiver gamit ang ating Android phone. Ayan. Ayan. So sagad natin sa kanyang lagay natin sa 3 o'clock. Ayan. 3 o'clock. So try natin to. Thank you.
Ayan guys, hanggang dito na lang ating video. So, Merry Christmas sa inyong lahat. So, maraming salamat sa mga nanood hanggang sa huli. Ayan guys, so sana nakapulutan nyo ng konting kalaman. Ayan, lalong-lalo sa mga nag-umpisa at mga baguhan pa lamang. Lagi nating tatandaan, kung gusto nating magdagdag, ayaw huwag laging parallel connection dahil kawawa ang ating amplifier. Ayan, mahihirapan siya sa 2 ohms or 1 ohm. Ayan, so huwag tayong bababa sa 4 ohms. Ay kung maaari ay hanggang 8 ohms lang. Ayan, tulad ng ginawa natin ay nasa 10 ohms ang ating total or final impedance per channel sa ating amplifier. Ayan guys. So pwede nyo naman nakasan yan sa mixer or sa player kasama ng amplifier. Ayan, kung gusto nyo lakasan. At napansin ko, hindi man lang uminit ang ating amplifier sa ganung galawan or sa ganung volume na napanood nyo sa ating video. So, kapag naka 4 ohms at ganun ang galaw ng ating mga subwoofer at woofers, ay maaaring mag-overheat na ang ating amplifier. Ayan, napakabigat na ng ganun kapag mali or hindi tama ang ating connection or impedance or tinatawag na final impedance per channel para sa ating amplifier. At syempre, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. And guys, pag-click ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. Syempre, palike ang channel rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. At muli, ito ang inyong lingkod, Arikson, na nagpapaalala. If you are not perfect, do it yourself.